Ikaw, Kapitan Mamerto Suyot Jr., bakit mo ako binugbog? Anong kasalanan ang nagawa ko sa'yo? Sa laki ng katawan mo, muntik mo pa akong mapatay. Ano na lang ang laban ko? Hindi ka magandang ehemplo ng barangay. Pagdusaan mo ang ginawa mo. Makakausap po natin si Teody James Teodoro. Ang kanyang reklamo, siya po ay sinaktan ni Cap. Magandang umaga po, Sir Teody. Sir, magandang umaga po, Idol Rocky. Bakit po kayo nagkasakita ni Cap, Sir? Nung una po, Idol, nagsasalita na po siya ng hindi maganda po sa binan ko po, Idol. Pero may nakapagsabi sa akin from our research team na sa inuman daw ito, nag-iinuman kayong dalawa. Opo, Sir Rocky, sa inuman po ito, Idol Rocky. So, baka naman usapang lashing na. Nagkapikuna na, may nasabi ka, may nasabi siya, hanggang sa boom, suntukan. Hindi ba ganun yung nangyari? Bali, Sir Idol Rocky, Sir, bali nung umpisa pa lang po, Sir, sinabihan niya na po si Binan ko na tamad po. Tapos po, sinabi niya po na kaya hindi na nanalong kagawad kasi iba yung ugali po. Bali, 20 years po yata nagsilbi po na sekretary po yung Binan ko po. 64 years old na po siya, Sir. So, siniraan niya yung Binan mo sa harap mo. Bakit ka magipag-inuman sa ganung klase mga tao na low life, kung tawagin? Yung mga... Sir, bali, Sir, nung umpisa, Sir, maganda pa naman yung pakikitungo nila, Sir. Pakikitungo niya, Sir. Wala pa naman po yun, Sir. Hanggang sa ganun na po yung sinabi niya, Sir. So, bakit siya magbitaw ng ganung salita? Kainuman ka niya. Siyempre, pag kainuman ka niya, ibig sabihin magkaibigan kayo. Hindi naman makipag-inuman niya sa hindi niya kakilala o hindi niya close, di ba? Bali, Sir, niyaya niya lang po kami, Sir, na uminom, Sir. Tumagay po, Sir. Kasi yung pong mga nakapastol ko pong kambing, Sir, tinignan ko po, Sir. Yan po sa bukid, Sir. Okay, so niyaya ka. So, pwedeng sinetap ka. Niyaya ka, sinetap ka para asar-asirin ka kapag nainuman na kayo hanggang sa masaktan ka. Ganun siguro yon. Yes, Sir. Yes, Sir. Okay, kausapin natin si Chairman Mamerto Suyat Jr., Barangay Kabit Nongan, San Nicolas, Pangasinan. Chairman, magandang umaga po, Chairman. Magandang umaga po, Sir. Niyaya mo to ng inuman itong si Mr. Teodoro and then nagkapikunan kayo sa mga salita hanggang sa sinaktan mo siya. Ay, hindi po ganun, Sir. Paano po nangyari? Hindi ganun po ang nangyari. Sige po, Sir. Kami muna ang nag-inuman, Sir. Okay. Ngayon, nung kwan na, pumunta daw sa kambingan niya dahil titignan niya yung mga kambing niya. Yung kumpare ko naman na tagapanil ko, Sir. Okay. Inaya siya, pumunta siya doon. Okay. Ngayon, ginayaya ngayon na umuwi na si Mr. Teodoro. Yung asawa niya at saka yung biyanan niya. Mm-hmm. Ayaw niya pong umuwi. Mm-hmm. Ayaw niyang umuwi. Siyempre, kwinto-kwintoan, Sir. Pagkatapos natapos na kami doon, siyempre, inuwi ko na po yung tricycle ko. Sama-sama na naman kayo pumunta doon sa malapit sa eskwelahan po. Okay. Ngayon, nung nagpipintuan po kami, iba-iba po ang sinasalita niya. Ngayon, kinausap pa niya yung anak niya, yung kainuman namin na magiging pulis din. Yan, ayos lang pintuan namin. Babalik na naman, kinukan niya na naman po ako ng salita-salita. Ano po yung mga sinasalita niya po sa inyo, Chairman? Minuura niyo po ako. Puta mo, Kapitan, sabi niya sa akin. Chairman, hindi ka panipaniwala, Chairman. Barangay Chairman ka, niaya mo ito silang inuman, dapat may utang na loob siya sa iyo dahil niyaya mo siyang inuman, nilibre mo siya inuman, I would suppose sa iyo yung alak, and then mumurahin ka? Chairman hindi. Naman, ginawagan mo naman yung utak namin na parang utak mo na utak ipis. Sorry, Chairman, ha? No, Sir. Hindi. Yung totoo lang po, Sir, yung sinasabi ko po. Dahil pero, Sir, sandali lang, Sir, it defies logic, eh. Isang ordinaryong kabarangay nyo, niyaya mo ng inuman, libre inom, and then, basta-basta ka na lang mumurahin ng PI. It doesn't make any sense. Yun ang ibig ko sabihin, Chairman, Sir. Hindi. Ang kwan yun, Sir, nung una nga, ako po ang gumasto nung apat lang na bote. Ngayon, nung lumipat apat na bote po na kami, Sir, ano po, bilog? Yung 2x2 po na pinakuha ko. 4 kantos? Ngayon, nung lumipat, lakas noon! Nung lumipat po kami, dahil marami po kami nung una. Aha. Ngayon, nung sumunod po, pumunta kami sa bahay yung taga rito din. Siya na po ang bumili ng kwan, umutang siya ng alak po. Siya ang kumuha po. Okay. Chairman, hindi ka ba nakukonsensya niyan? Ikaw ay barangay chairman, ama ng barangay, at may pag-inuman ka sa mga sangga, no? Sorry ha, hindi ko naman kilala yung mga kainuman mo. Tinawag ko sangga, no? Kasi apat na 4 kantos at napakataas naman siguro ng inyong dosage. Hindi pa kinalasing. Ang ginawa niyo, lumipat pa kayo for another inuman pa rin. Kumbaga,
Teka muna, Chairman. Parang opo, wala nang bukas pag uminom ka. Hindi naman, sir. Alam ko naman po ang ginagawa ko. Sir, yung mga estilo, sandali lang, sir, yung mga estilo, I'm sure mag-agree sa akin, marami nanonood. Ako po, manginginom dati. Pag ako po uminom sa isang lugar, pag naubos na yung alak, uwi na ako. Ikaw, naubos yung alak dito, nagpunta ka pa sa ibang lugar para magkipag-inuman ulit. Kaya tinawag kita na sanggano. Hindi naman po ganun. Kasi sir, kung matinok, sir, drink moderately, ika nga, di ba? Opa. Ikaw dapat ang nagsiset ng example dyan sa inyong barangay na kapag uminom, tama-tama lang, wag yung sobra yan, na sobrang inom mo, ninyo, hanggang sa humantong sasakitan, di ba, Chairman? Pero so, ang kwan ko naman, sir, wala naman po akong, kung alam ko lang po sana na ganun mangyari, sir. Bakit naman na kwan pa, sir, ang kwan ko? Siyempre, nagkwan lang po ako ng baka ko din yun, sir. At saka yung sinasabi ko lang naman, sir, yun lang naman ang kwan ko. Dahil dito sa barangay ko naman, sir, kahit bata pa ako hanggang ngayon, sir, wala pa naman akong ginawang kwan dito po, dito sa amin. Sir, hindi yan eh, hindi yan yung issue eh. Wala ka pang ginawa sa inyo nung simula ng bata ka pa. Ang issue, sir, lumaklak kayo na napakaraming alak at nung malasing na ho kayong pareho, nagkasakita na na ikaw bilang isang barangay chairman, nas involved ka sa ganitong klaseng sitwasyon na hindi dapat, di ba? You should be setting a good example sa inyong barangay. Ito bang ehemplo ipapakita mo sa kanila? Lasingan, blues, hanggang sa wala na sa tamang pag-iisip ang bawat isa, magkakasakita na? Is that a good example? Hindi naman po, sir. Ako palaging umiinom, sir. Kapag kwan lang, minsan lang ako na... Regardless, sir, pag uminom ka, sir, ilagay mo sa dyan. At kapag tinamaan ka na, sir, stop na. Huwag mo isagad-sagad. Ang gusto mo atas hanggang gumagapang ka na eh. No? Di ba? Alam ko naman po ang ginagawa quatro cantos, sir. Sir, manginginom ako dati. Quatro cantos, marami yan, sir. Apat na quatro cantos. Ilan ba kayo umiinom? Hindi, 2x2 lang yan, sir, yung maliit. Maliit na po. So, apat na 2x2. So, pag idudugto mo yung 2x2, 4x4 yun. Opo, kapag yung dalawa po, sir. Oh, so, apat na 2x2. Bali, 2x4 kantos. Ilan ba kayo? Opo. Marami din po kami, sir. Mga 8 siguro dahil uminom din yung pan. Alis na rin yung mga iba. So, anong gusto mong mangyari, Mr. Teodoro, sir? Sir, magpapail po sana ako, sir, ng kaso, sir. Kasi nung mga nakarang araw dito, sir, may witness, sir. Sinasabi niya, sir, na hindi niya daw po ako binugbog, sir. Bali, nagkuha na siya, sir, ng mga bata niya, sir, na... Ito na lang, Mr. Teodoro, since kayo po ay magkakilala at dahil lamang sa kalasingan, kayo po ay nagsakitan, pag-ayusin ko na lang kayong dalawa, doon na lang kay mayor ninyo. Okay? At halimbawa, kung gusto makipag-areglo kay chairman, di mag-aregloan na lang kayo kung ano na rapat. Kasi, kahinuman mo to eh. Sir, yung sa akin po, sir, kung walang pong nakakita, sir, napatay niya na po yan ako, sir. Napatay niya na po. Buti sana, sir, kung ikaw ay naglalakad lamang at tinawag ka ni chairman, lasing, sinuntok, pero nagkakainuman kayo, ay nagkakasiyaan kayo, tapos nagkalasingan. Sir, bali po, sir, nung yung uwi na po ako, sir, doon niya po ako sinapak, sir. Sinuntok niya po ako bigla, sir, nung pauwi na po ako, sir. Uwi na po ako ng bandang alas 5 po, sir. Gusto magsampal ang kaso? Opo, sana, sir. Sana? So, hindi ka sure? Sir, magsasampa po ako, sir, ng kaso, sir. Kasi nung pumunta po kami, sir, sa police station, siya pa yung... sir, mayabang. Siya pa yung magmamatigas na hindi daw sa sumapak, sir. Hindi niya daw po ako ginalaw. Okay, sige. Kung gusto magsampa din, tutulungan ka namin, pumunta sa police station para makapagsampa ng kaso laban kay chairman, okay? Opo, sir. Sige, huwag mo ibabang telepono, kakausapin ka namin. Pa, chairman. Sir. Salamat po, chairman. Good luck na po sa inyo, sir. Opo, sir. Anong sabi ng mga netizens, MJ? Idol Rafi, naku po, ngayong maulang umaga, Caps Amazing Stories daw yung bumubungan sa kanila. At may bago na silang bansag kay Cap, hindi na mamerto. Jean Capitan. Wow, yun ang titulo na binigay nila. Sabi pa ni Sincero 07, wow, pamor! At sabi naman ni Renegade Black, nako, hot chairman ha, lakas mo ha, dapat daw sa bahay na lang daw siya manginom. Pero syempre, idol, no, lahat ng mga sinasabi ng mga netizen natin, keyboard warrior natin kay Kapitan, dapat daw, sabi ni Connie Gutierrez, ano ba tong klaseng kapitan? Dapat ehemplo ka sa taong bayan. O
OMG! Oh. Anong klase itong servant? Next time, wag na yang ibuboto. Oh my God! Anyway, yan ang round up ng mga keyboard warrior natin. Balik sa inyo, Idol Rafi! Salamat, MJ! Mga kapatid, huwag na huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ni Idol Rafi na meron na pong 16.4 million subscribers. And make sure na kapag kayo po ay nag-subscribe, pindutin niyo po yung bell button and pindutin niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan o napapadala na ng notifications galing po sa Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Maraming salamat po. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapatid.